Yan ang ating pag-aaralan ngayon, attract good things. Umakit ng mga mabubuting bagay. Salamat po Diyos sa araw na ito, sa isa na namang araw ng pagpapahaba niyo na aming buhay. Turuan niyo kami na makita ang ganda ng bawat araw na idinadagdag ninyo. Buksan niyo po ang aming espiritual na mata para makita ang kagandahan ng buhay, anuman ang kalagayan namin, anuman ang aming mga pinapasan o anuman ang aming mga tinatamasa, makita namin, Panginoon, na kasama namin kayo at dahil kayo marunong, bawat araw na idinadagdag niyo sa amin ay may kabuluhan. Turuan niyo kami na bigyan ng kabuluhan ang araw na ito. At ngayon po, imulat niyo kami sa maraming mga bagay na lalong magpapaayos ng aming pamumuhay at lalong magbibigay sa amin ng kakayahang dakilain ang iyong pangalan. Teach us, Father. Lead us. Kayo po ang siyang maging tagapangaral at gamitin niyo lang natungtungan ang inyong paa ang inyong lingkod. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at maging dapating tumanggap ng inyong mga salita. Salamat, Ama. Palakasin niyo po ang aming mga katawan, katibayin na aming pananalig, parunungin niyo kami para makita namin ang katotohanan at kagandahan nito at maipamuhay namin. Lead us, Father. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Ang bawat tao ay may mga inaakit sa kanyang buhay at aminin man natin o hindi, o alaman natin o hindi, ang bawat bagay na nasa buhay natin ngayon ay inakit natin, kaya nandyan yan. Paano nga ba umaakit na magagandang bagay? Luke 6:43 to 45. A good tree cannot produce bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. You can tell what a tree is like by the fruit it produces. You cannot pick figs. Good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. So ang Panginoong Panginoon Jesus po ang nagsasabi ng mga bagay na ito, ang puno daw ay nakikilala sa bunga. Hindi nakikilala sa dahon, hindi nakikilala sa hugis ang kanyang mga sanga, sa bunga. Ang mabuting puno daw, maganda ang bunga. Ang masamang puno, masama ang bunga. Kung masama ang puso, masama ang ginagawa. Kung mabuti ang puso, mabuti ang ginagawa. So, kung mabuti ka, ano ang iyong aakitin sa buhay, kapwa mo mabuti. Some people attract goodwill, favor, kindness. Sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong ugali, aakit ka ng kabaitan, kabutihan mula sa kapwa o ang kabaligtaran nito. Pero ikaw ang umaakit nun. Katulad halimbawa ni Ruth. Si Ruth na namatay ang asawa, pwede na sanang iwan ang biyan ng babae niya na matanda na at umuwi na lang sa sarili niyang bayan, pero minabuti niyang ituloy yung tungkulin ng kanyang asawang lalaki doon sa nanay na ngayon ay biyuda na at matanda na. Siya ang nagpasyang mag-alaga kay Naomi. Ruth 2:8-10. Boaz went over to Ruth and said, "I think it would be best for you not to pick up grain in anyone else's field. Stay here with the women and follow along behind them as they gather up what the men have got. I have warned the men not to bother you. And whenever you are thirsty, you can drink from the water jars they have filled." Ruth bowed down to the ground and said, "You know I come from another country. Why are you so good to me?" Si Naomi na taga-Israel ay ng ibang bayan kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki at doon na sila nanirahan. Dumating ang panahong na biyuda na siya at namatay pa ang dalawa niyang anak na lalaki. Wala nang natirang magtataguyod sa kanya. Dalawang manugang na babae ang natira. At sabi niya, "Umuwi na kayo sa inyong tahanan dahil wala na ako anak na lalaking pwede pang ireto sa inyo." So ano mangyayari kay Naomi? Mag-iisa siya sa kanyang pagtanda. Pero si Ruth, sabi niya, "Hindi kita iiwan.
Sasamahan kita at aalagaan. At pag-uwi nila sa bayan ni Naomi, ang unang ginawa ni Ruth, nakipamulot siya ng mga nalalaglag na mga butil ng trigo na inaani ng mga magsasaka. Napansin siya ni Boaz, yung may-ari ng lupa. At sabi sa kanya, alam mo, huwag ka nang manghimalay, huwag ka nang mamulot ng mga natitirang mga laglag na mga ani sa ibang bukid. Kasi baka mapahamak pa siya, baka siya ay mapag-isipan na masama. So niya, dyan ka na lang, sumama ka sa mga kababaihan. Kasi ang mga kababaihan, namumulot sila ng nalalaglag sa harvest ng mga lalaki. At sinasadya ng batas ng Israel na mag-iwan ng kaunti para mapulot ng mahihirap. Nung araw, uso rin yan sa ating bayan. Ewan ko kung uso pa ngayon sa mga bukid, yung panghihimalay, makatapos makaharvest ang sino mang may-ari ng bukid, anuman yung kanyang inaani, kay kamote, kay mani, kay munggo, kay palay, yung mga mahihirap pwede na ngayong manimot na mga natira. At ang mabubuting mga may lupa, nagpapaiwan talaga ng natitira. But what did Ruth attract? Ruth attracted respect. Sa kababae niyang tao, byuda pa, na maaaring pagsamantalahan ng mga malalakas na lalaki, lalo't may pera at may bukid, hindi pang babastos ang kanyang naakit, kundi paghanga, paggalang. Because Ruth respected herself. Sa kanyang kilos, sa kanyang pananalita, sa kanyang pananamit, iginagalang niya ang sarili niya. So ano ang kanyang naakit na atensyon? Isang atensyon ding magalang. Kung ikaw na mismo ang babastos sa sarili mo, ina-advertise mo yon na pwede ka rin bastusin. So yun ang na-attract niya. Some people attract trust. Tiwala. Halimbawa, yung isang alipin na binigyan ng konting puhunan ng kanyang amo, pero pinarami niya nung bumalik ang amo, yung iniwang trabaho maganda, ang bunga. Yung iniwang puhunan, tumubo. Hindi naglakwat siya itong trabahador habang wala ang amo, lalong nagsikap. So ano ang kanyang naakit? Pagtitiwala lalo ng kanyang amo. Matthew 25:21, I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness. Lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na umasenso, na umunlad. Pero yung mga pagkakataon na yan, yung mga unang pintong binubuksan ng Panginoon, hindi naman laging malinaw na yun ang daan patungo sa pag-asenso. Pero pag tama ang iyong ginawa, na pagkatiwalaan ka at dapat ka naman pagtiwalaan, maganda ang bunga ng iyong ginawa, hindi mo alam, patungo pala yung pinto na yun sa susunod na pintong bubukas para sa isang mas malaking oportunidad. Pero kayong mga maliliit na pagkakataon, maliliit na trabaho, maliliit na assignment, ibinaliwala mo, hindi ka pa naging matapat, hindi maganda ang naging bunga, pagsasarahan ka na ng pinto na yon. God is fair. God is never unfair. Pag lagi kang walang nangyayari sa buhay mo, whether you know it or not, marami kang pinapalampas na magagandang pagkakataon. Kasi araw-araw ay araw ng pagsubok. Merong humihingi sa'yo, binigyan mo ba? May nakikiusap sa'yo, ano ang reaksyon mo? May assignment na ibinigay sa'yo, may ipinagkatiwala sa'yo, anong ginawa mo? Yan ang magiging daan tungo sa susunod na landas mong tatahakin. So some people attract trust. Some people are trusted in the beginning and then they attract distrust because they do not prove to be trustworthy. So anong ginagawa natin araw-araw sa pagsubok ng mga maliliit na bagay? You don't know when your break will come. You don't know from whom the break will come. You don't know who's watching you. Kaya talagang kung ano ang bagay sa'yo, yun ang darating. Some people attract abundance. May mga tao, ang naaakit nila, kayamanan, pagpapala, luwag sa buhay, pag-asenso, kasi sila'y magaling magtrabaho. They work hard, they work well, or they work smart, or all of the above. Look at the enterprising servant. Sabi ni Jesus, na nire-represent nung
master sa kwento? Halika at makisalo ka sa kaligayahan ko. So from servant to now becoming a master. Pag nagsimula ka na alipin at nag-ending ka ng alipin pa rin matapos ang napakahabang panahon, may ibig sabihin yun. Hindi nakilala, hindi nagawa yung dapat gawin nung dumating yung oportunidad. Alam nyo, lalo halimbawa, yung mga mayayaman, mga may kapangyarihan, lagi yung naghahanap ng maipopromote kasi kulang na kulang ang magagaling na tao sa taas. Nag-aagaw-agawan lang ang mga tao sa mga trabaho, mumunti ang sweldo. Pero yung malalaking mga posisyon, matataas, ikaw pang nililigawan ng mga kumpanya para lumipat ka sa kanila o para patulan mo ang kanila alok. Ang agawan sa baba lang, nag-aagawan sa mga pispis, sa mga mumo, sa mga barya, ang kirami-raming tao. Pero napakarami mga oportunidad sa taas kung ikay mahusay, kung marunong kang pumwesto, kung nakikilala mo ang bawat mumunting pagkakataon at hindi mo pinapalampas kasi hindi ka naman makakarating sa 39th floor kung hindi ka unti-unti humakbang isa-isang hakbang pataas bawat palapag. Eh kung yung isang hakbang, kaprasong hakbang, kakatamaran mo, babaliwalain mo, hindi ka makakarating doon sa malayo. You'll never know. Na pagdating mo pala sa third floor, matapos mong gapangin yung hagdan, may elevator na pala doon at ang bilis-bilis na ng pag-akyat. Pero dahil katamaran, kakitira ng utak, pagsasamantala, pagpapalusot, ang ginagawa natin, hindi tayo nakakarating doon. Ngayon, nakita natin itong servant na ito, magiging amo na to. Kasi bibigyan pa siya ng mas maraming puhunan dahil magaling siya. So some people attract good fortune. Some people attract the opposite. What could make people attract good things? Ano nga po ba ang mga katangian na nagbibigay sa atin ng kakayanan na umakit ng magagandang bagay para magaganda ang darating sa buhay natin at hindi pangit? Unang-una na, goodness of heart. Malinis, mabuti, mabait na puso. Merong mabuting puso, hindi siya gumagawa ng masama sa kapwa. Pero yung mabait na puso, hindi lang yun hindi gumagawa ng masama, gumagawa pa yun ng mabuti. Hindi enough na maging mabuti, dapat mabait ka rin. Respect for and kindness to others. Dahil magagalingin ka, mabait ka, hindi mo alam na yung palang ginagawa mo ng mabuti, yun ang magbubukas ng pinto sa susunod mong pag-angat. Ruth 2:11-12, sa pagpapatuloy ng kasaysayan ni Ruth na napansin ni Boaz. Boaz answered, "I've heard you've helped your mother-in-law ever since your husband died. You even left your own father and mother to come and live in a foreign land among people you don't know. I pray that the Lord God of Israel will reward you for what you have done. And now that you have come to Him for protection, I pray that He will bless you." Gaano karaming manugang ang namatay na nga yung asawa, patuloy pa rin naging matapat sa biyanan. Lalo't wala nang kaya ang biyanan na ito, walang kapangyarihan, matanda na, wala nang hanap buhay. Pero nanatili si Ruth na mabuti at napansin yun ng marami. Higit sa lahat, napansin yun ng Diyos. So ano ang kaakit-akit dito sa babaeng ito? Self-respect. Kahit siya nangaghihirap, kahit siya nangangailangan ng pagkain, pinagtrabahuhan niya. Hindi niya sinikap makuha ito ng libre. Hindi niya sinikap na makuha ito sa isang masamang paraan. Self-respect attracts respect. Gusto mong igalang ka ng kapwa, igalang mo muna ang sarili mo. Mahalaga. What other factors attract good things? Reliability. Trustworthiness. Industry. Gusto mong umasenso, dapat pwede kang pagtiwalaan. Nagtitinda ka, hindi ka nangungupit. Binabayaran ng oras mo, hindi ka naglalakwatsa.
Pinagtitiwalaan ka sa pera, hindi mo ninanakaw. Reliable ka. May tinda ka, yung tinda mo, tama ang sukat, tama ang timbang para bumalik ang iyong customer. Nararanasan nyo ba yan? Kakain kayo sa isang restaurant, wala pa kayong 10 minutes, decided na kayo kung babalik kayo or not sa restaurant na yan. Misal parang unreasonable naman, ang mahal, napasubo ka na lang, di ka na maka-atras. Pero ang mahal, sinusumpa mo sa sarili mo, hindi na ako babalik dito. O pagtikim mo ng pagkain, walang kakwenta-kwenta, o ang service, pangit. Hindi reliable. Pero kung reliable, ang ganda ng servisyo, reasonable ang presyo, masarap ang pagkain, di ba magyayaya ka pa nga ng iba pabalik? So sasabihin ng mga ibang restaurant owners, bakit kaya kami nilalangaw yung katabi namin ang bili? Huwag ka na magtanong. You attract your good fortune. You attract your good fortune by being reliable. Matthew 25:20-21. The servant who had been given 5,000 coins brought them in with the 5,000 that he had earned. He said, "Sir, you gave me 5,000 coins and I have earned 5,000 more." "Wonderful," his master replied, "you are a good and faithful servant." Ano ang mangyayari sa isang empleyadong kinagigiliwan ng kanyang employer? Ano ang mangyayari sa isang tauhan na naaasahan? Maganda ang serbisyo, siyempre, aasenso yun. Kung hindi man agad-agad na binibigyan ng increase, siyempre nasa isip ng amo niya na pag nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng kakayanan, bibigyan yan. O malay mo, pinagbabalakang pamanahan ng isang kaprasong bukid o ng kaprasong negosyo o ng kaprasong bahay. Hindi mo alam kung anong laman ng iyong amo, laman ng isip niya, lalo kung siya'y mabuting tao. Huwag ka maiinip. Patuloy ka lang magtanim ng mabuti. Continue to be reliable. Siyempre, kung naaasahan ka, ayaw ng employer mo na mawala ka sa buhay niya. Pero kung wala ka namang kwenta, palakupit, tamad, batugan, palasagot, mahilig manimangot, oras na nagkaroon ng pwedeng kapalit sa'yo, talsik ka. Tapos magtataka ka pa, talsik ka ng talsik, hindi ka naman pritong mantika. Talsik ka ng talsik. Eh kasi pinapatalsik ka dahil sa iyong asal. Pag marami na kayo nakakagalit na kaibigan, mag-isip-isip na kayo noon. Nung isa, dalawa, baka mali sila. Pero kung mahigit lima, anim, pito, baka kayo na yun. Kung umaalis kayo na isang church, lumilipat kayo, baka mali yung church. Pero kung nakakadalawa, tatlong lipat na kayo, makahalata na kayo noon. Baka kayo na yung may problema noon. E di ganun din yun, yung papalit-palit ng boyfriend o girlfriend o ng papa. Mag-isip-isip ka, baka ikaw na yung dahilan. Kaya hindi ka na sumaya-saya kahit kailan. What else attract good things? Gratitude. Ang tao dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Bagamat hindi ka naman nagpapakaalipin, nagpapakaaba habang panahon sa pagtanaw ng utang na loob, at hindi nasabi nyo, hindi ako deserving ma-promote. Hindi ako karapat dapat na pagtiwalaan ng mas malaking trabaho kasi ito lang ang maliit na trabaho eh. Ganyan lang ang quality ng trabaho ko na binigay. Kaya yung hindi umaasenso, lalo't napakarami ng pagkakataong masenso, imbes sisihin nyo ang mundo, magsimula kayong manalamin at tingnan ang sarili. Ano ang inaakit ko sa aking buhay? Am I thankful for more work? Yung iba may trabaho, bibigyan mo pa ng more work, naninimangot na. Pero kung positive ang pananaw nyo, ang pagtingin nyo dyan, may opportunity ako na patunayan na kaya ko to. May opportunity akong makatulong sa kumpanya o sa aking employer. May opportunity akong gumawa ng mabuti. Kakayanin ko to. Kahit naman hindi ko dagdagan ang ginagawa ko, lilipas doon yung 24 hours. E mano naman na sa oras ng kagipitan ay pwede akong asahan. E di syempre kung may biyaya, kung may promotion, ikaw agad ang maiisip. At kung sakali man na napabayaan ka ng tao, hindi ba alam ng Diyos ang ginagawa mong mabuti?
Sino naman ang makakapigil sa Diyos kung gusto niyang pagpalain ka? At sino makakapilit sa Diyos kung ayaw niya? At laging may nakatingin sa atin. So, gratitude attracts good things. Dapat marunong kang tumanaw. Being thankful. And not only thankful in your heart, be expressive of your thankfulness. Hindi sapat na tumatanaw ka, hindi sapat na kinikilala mo ang kabutihan ng kapwa. Dapat ipinahahayag mo sa malinaw na paraan ang iyong pagpapasalamat at ang iyong pagtanaw ng utang na loob. What else makes people attract good things? Readiness to receive. Dapat handa kang tumanggap ng pagpapala kung gusto mo ng pagpapala. Pag sinabing, handa ka ba na bukas ipadala kita sa ibang lugar para ikaw mag-manage doon, handa ka. Handa ka ba na dagdagan ang working hours mo, handa ka. Positioning is important. Bakit maraming taong inaanod ng baha? Eh, saan ba naman kasi sila naroon? Pag bumabaha, di ba sa tabi ng ilog, sa dadaanan ng tubig, ganun din ang tao. Gusto mo ng pagpapala, eh di doon ka lumugar sa dadaanan ng pagpapala. Gusto mong malunod, doon ka sa dumaan, lumagay sa dadaanan ng tubig na pwede mong ikalunod. Gusto mong mabasa, doon ka lumagay sa lugar na walang bubong. Gusto mong masunburn, doon ka sa arawan na walang bubong. Saan ka ba lumulugar? Handa ka bang tumanggap ng ulan ng pagpapala? Sino ang handang tumanggap ng pagpapala? Yung nagtitiwala sa Diyos. Yung gumagawa lagi ng mabuti. Nakasahod ang kanilang palad para punuin ang Diyos. Jeremiah 17:7-8. I will bless those who trust me. They will be like trees growing beside a stream. Trees with roots that reach down to the water and with leaves that are always green. They bear fruit every year and are never worried by lack of rain. Yun daw nagtitiwala sa Diyos ay para na silang halamang katabi ng batis. Ang mga ugat nila nandun sa lugar na nakasausaw sa tubig. Di nila ipinangangamba na hindi umulan ng ilang araw. Dahil hindi naman sila umaasa sa ulan lang, mayroong batis na pinanggagalingan ng kanilang tubig. Lalo sa Israel, yung mga batis na yan at kukunti naman, hindi talaga yan natutuyo under normal circumstances because they come from melting snow. Sa Mount Hermon, in the northern part of Israel, maraming snow na naiipon doon pag winter at pagkatag-araw, unti-unting natutunaw at yun ang supply ng mga batis all throughout the summer. And before the summer ends, or as our summer ends, magwi-winter na naman, may ipon na naman uli yung mga snow, may supply lagi. Ito yung uri ng batis na tinutukoy. So gusto mong pagpalain ka, halaman ka, doon ka sa dadaanan ng tubig. Tao ka, doon ka sa dadaanan ng pagpapala. At sabi dito sa Jeremiah, I will bless those who trust me. Nagtitiwala sa Diyos. Ano bang ibig sabihin na magtiwala para ikatuwa ng Diyos? Yung pagtitiwala na sapat para tayo maging mabait, maging mapagbigay, dahil alam nating Diyos ang nagbibigay sa atin at hindi tayo mauubusan dahil sa Diyos tayo umaasa. Marami pong mga tao nagiging makasarili, nagiging maramot, na hindi nila naiisip na ang ibig sabihin nun, nagkukulang sila ng pagtitiwala sa Diyos. Eh, ba't kita bibigyan? Di kinapos ako. Bakit kita tutulungan? Eh, di ako nawalan. Bakit kita ililigtas ngayon? Paano ako bukas? Ang ibig sabihin nun, hindi ako naniniwala na ililigtas ako ng Diyos. Hindi ako naniniwala na bibigyan ako ng Diyos. Hindi ako naniniwala na alaga ako ng Diyos. Therefore, ako nila mag-aalaga sa sarili ko to the point that I become selfish, I become blind to your needs because I must be the protector of myself. Kaya napagpapala yung mapagbigay, pero hindi yung nagbibigay lang dahil gustong umani, may maitim na balak. Yung nagbibigay dahil nagtitiwalang hindi naman siya papabayaan ng Diyos.
na hindi magkukulang ang Diyos sa kanya. May malalim na pinagmumulan yung true and spiritual generosity. Selfishness is lack of trust in God that God will provide and repay. So stand in the path of blessings. Be kind, be generous, be good, be excellent. And when you do that, the worst won't happen to you. Maybe the best won't always happen, but the worst won't happen either. Nakatayo ka sa magandang kalagayan. What else makes people attract good things? Vacuum for good things. Nakita niyo yung vacuum cleaner, kung ano man ang matapatan, hinihigop. Dapat para kang vacuum for good things, not for basura. Ang vacuum walang laman, kaya nakaka-attract yun sa nasa labas na pasukin siya. So dapat ang kamay mo walang laman para ma-attract yung blessing na pumunta sa kamay mo. Paano naman darating yung blessing kung puno yung kamay mo ng laman? So your hands must be occasionally, periodically empty enough because you gave to people. And therefore now it's empty enough. It will be a vacuum for good things. God will fill it with good things. Kahit vacuum cleaner, pag puno na, hindi nasisipsip ng anuman. So dumarating dapat yung panahon na you go to a point of near emptiness so that there will be space for fresh blessings. When people's hands are emptied to give, they automatically receive. Because God is at work. Luke 6:38, if you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Tingnan niyo po yan, ha? The way you treat others is the way you will be treated. So you will attract treatment with the way you treat others. May mga nagre-reklamo, ang auntie ko hindi loving, tapos chichismisin niya yung auntie niya. Ang brother ko hindi loving, ang manager ko hindi loving, ang aking pastor hindi loving, chichismisin yung pastor. So sa palagay mo, pag chichismis sa mga hindi loving na yon, loving ka. How dare you say that other people are not loving when you talk behind their back? Therefore, hindi ka rin loving. Pareho lang kayo. And that is hypocrisy. Because if you are loving, you would be polite. You would be kind. Yung nagre-reklamo na hindi loving yung husband nila tapos chichismisin nyo sa iba, eh loving ba kayo by doing that? So yun ang treatment nyo sa sarili nyo, yun ang treatment na mapapala nyo rin galing sa iba. Yun yung hypocrisy. Yung kitang-kita mo yung ipinipintas mo sa kapwa mo, pero yun din pala yung pintas sa'yo ng Diyos. Ang lakas-lakas ang loob mong sabihin sa kapwa mong, tatanggalin ko yung kapraso mong puwing, yung pala may pagkalaki-laking kahoy na nakabara sa sarili mong mata. Bantayan nyo mga kapatid kung anong accusation ang ginagawa nyo sa inyong kapwa at tiyakin nyo hindi kayo guilty of the same. Because with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Attract good things by being good. Attract good things by going alongside the good. Huwag na huwag kayong babarkada, sasama at makikisama sa masama. Sa masamang gawa, sa malisyosong gawain, sa mapanirang mga gawain, dahil pag yan ay tinamaan ng kidlat galing sa langit, kasama kayong matutupok. Attract good things by standing in the path where good things pass. Gusto ninyong mabasa, lumabas kayo sa ulanan. Gusto ninyong maarawan, lumabas kayo sa araw. Gusto ninyong tamaan ng kidlat, ikalat nyo ang inyong sarili pag nakikikidlat at tatamaan kayo nun. Saan kayo lumulugar? Tandaan natin mga kapatid, walang aksidente sa buhay. Walang nagaganap sa mundo na hindi alam ng Diyos. Ang lahat ay sumusunod sa batas. Batas ng Diyos, batas ng kalikasan. Pinagsasama yan. Kung saan tayo nandun ngayon, dinala natin ang sarili natin dyan.
mayroon tayong pananagutan. Hindi tayo biktima ng kapalaran. Meron tayong sariling kalooban, meron tayong sariling isip, meron tayong sariling pasya na ni ang Diyos ay hindi nagpapasya para sa atin. Tayo ang lumilikha ng buhay natin. Hindi tayo victims. Meron tayong pananagutan kung nasaan tayo ngayon, anong nangyayari sa buhay natin ngayon, at kung ano ang dumarating sa buhay natin ngayon. Aming Diyos, ituro niyo sa amin at imulat niyo aming mata kung anong pananagutan namin sa aming mga kalagayan sa buhay. Tigilan naming sisihin ang lahat, ang ibang tao, ang ibang bagay, pati masasamang espiritu, kundi matuto kaming suriin ang aming mga sarili. Tingnan kung anong inaakit namin at malaman namin kung ano sa aming pag-iisip, sa aming asal, sa aming gawa, ang umaakit sa mga bagay na ito. Salamat po sa magagandang bagay na naaakit ng magagandang bagay na nasa amin. At ngayon, imulat mo kami para makita ko ano man ang hindi magaganda sa amin na umaakit ng hindi rin maganda. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, panagutan ang kinakasadlakan natin sa buhay. Ituwid ang liko, itama ang mali, at gawin natin kung ano ang mabuti, kung nais nating mabuti rin ang lumapit sa atin. Ama, sa ilang saglit ng pananahimik na iyong mga anak, nawa ang Espiritu mo ang kumuusap sa amin at ipamukha mo sa amin na aming mga pagkukulang habang nagpapasalamat kami sa magagandang bagay na kayo naman ang nagbibigay. At salamat, Panginoon, sa karunungang na ibigay mo na sa amin sa mga naipasya at nagawa naming tama. Patuloy niyo pa kaming parunungin para ang buhay namin lalo pang umayos. Makipagniig sa Panginoon sa ilang saglit ng pagsusuri sa sarili.